Hello everyone! Ayan, welcome ulit sa ating vlog. At syempre, kamusta kayo? Saan man lupalog kayo ng mundo? Makarating yung aking pakikimusta sa inyo. At syempre, gagala tayo ngayon at pupunta tayo sa Hong Kong Park. At bago tayo makarating sa Hong Kong Park, syempre dadaan muna tayo dito sa Pacific Place. Tinatanong nyo kung ano ba ang Pacific Place. So, Pacific Place is one of the best shopping malls in Hong Kong. At sa loob ng Hong Kong, syempre makikita mo ang lahat ng famous brand names ng mga chains, stores, and luxury retailers. At syempre, sa ibaba pa lang dito mayroon na silang pasalubong na restaurant pagkag nagugutom ka. At syempre, pag-akyat natin dito sa Pacific Place, napapansin natin na maraming exhibitions sa ngayon ang bags. Nandyan yung gumagawa sila ng mga bags talaga, yung mga designer ng bags. So, I think na kapag ka nag-apply ka bilang isang designer, kailangan mong ipakita yung iyong galing sa pakikibakal. So, itong nakikita natin guys is leather na ginagamit sa bag. Of course, ginagamit po yan sa bag. At leathers, at clothes, at syempre yung mga ginagamit talaga sa bag is expensive. At syempre yung lights, at nakikita rin natin dito talaga yung super luxurious na mga shops dito. And this is one of the stylish mall in Hong Kong. And I used to visit this mall from time to time when I was in here. So, yun nga lang. Dahil nga diretso tayo sa Hong Kong Park, so syempre dadaan tayo dito. So guys, ito yung mga gumagawa ng bags, mga exhibitions, workshop. Place is nice and clean, and there's also connecting maraming escalator to bring you in Hong Kong Park, of course. The shopping plaza itself is well decorated, even though I was only passing by, but I could not help going and spent a little time looking around dahil nakakaingay nyo. And ito namang tinuturo ko is going to consulate guys, pero dito tayo pupunta. So kapag gusto mo lang magpahinga sa van, so you need to buy something para makapag-relax ng few hours or few minutes there. At syempre, meron din dyan sa ibaba yung supermarket and the basement and everything. Looks great there. So, sophisticated and convenient shopping mall with mainly luxury brands and nice cinema, supermarket, caves and restaurant, flans, foods and drinks, cave with turmeric latte na dinaanan natin. And syempre, nandyan din yung hotels ng Shangri-La. So, dadaanan natin yun later on. Yeah, and in this one, the escalator is going to Hong Kong Park na. Hong Kong Park na tayo, guys. So, yeah. So, napakataas ng escalator going to Hong Kong Park talaga. So, take time, siguro few minutes ay makakarating din tayo chance sa Hong Kong Park.
sa umpisa pa nga lang, makikita na natin itong guide ng Hong Kong Park para pagpasok ay alam mo ang pasikot-sikot ng Hong Kong Park. But pero kung nandito ka na sa loob, very easy lang naman talaga siya. Follow the ano lang talaga sa instruction at follow the sa feelings kung saan kadali ng iyong mga paa. And also, this is particularly good place to go if you need some time out from the busy city or nabuboring ka sa iyong bahay at isama mo yung mga friends mo para maglakad-lakad dito, lalo na kapag walang masyadong ginagawa. So, napakaganda ng lugar sa mga barkadas, family, at syempre yung landscape part is something just like oasis o in the heart of Hong Kong. At ang entry dito is free and the highlights are centrals. Syempre man-made lake with large orange fish and tiny turtles na makikita natin later. And a giant enclosed aviary with an elevated walkway na dumaan tayo kanina na medyo may kataasan din. And syempre nandyan din yung the landscape gardens are green and lush. And one point, the winding path leads you behind the cascading water of an artificial waterfall, which is good fun for everybody. So, itong nakita natin sa site is at the house na if you need sometimes to take a rest, syempre, nandyan lang talaga sa paligid. At sobrang ganda dito. Dito sa Hong Kong part ay napakarami ding mga turista ang pumupunta rito. At syempre, itong nakikita ninyo, ito yung lagoon o fish pond na maraming nakatirang mga fish like turtles, koi, fish, and different kinds ng mga isda talaga na nandyan sa fish pond na yan. Of course, especially may lotus dyan. At may nakita pa rin akong parang gabi na talagang nilagay dyan na gusto kong bunutin para lang gawing ginataan. At very, at syempre itong ating Hong Kong Park, kung magsisimula ka sa mid-levels, Bowen Road, so McDonald Road, pwedeng lakarin mula doon hanggang sa makarating ka dito sa Admiralty Pacific Place, na, or pwede din manggaling dito, going to Central naman. At syempre, they have quite big aviaries or some kinds of the birds na talagang umiikot-ikot lang. At definitely, you can enjoy yourself na makita ang kapaligiran. At syempre, napakalaki mo naman kapag sa pag-ikot-ikot mo ay makakakita ka talaga ng mga butterfly na umiikot-ikot dyan. At syempre, somewhere calm and enjoy the flowers, nature in the middle of the city na pambihira natin nakikita talaga. Quite beautiful and very relaxing. And that area naman is para sa mga players o mga maglalaro lang. At syempre itong ating natatanaw naman is continuing din sa ating ginaanan kanina. At syempre very convenient talaga itong Hong Kong Park sa lahat na nasa paligid lang. So, it's very well done talaga at napakalinis yung green na mga greenery leaves na even good for families, yung couples, jogger, or mga singles na even good during a lunch break. Very convenient ang Admiralty para pumunta dito at mag-sitting at panoorin itong mga
uri ng mga hayop or mga animals na nasa paligid lang. At talaga namang nakaka-encourage silang tingnan, lalo na kapag ka nag-iisa ka lang, talagang pumunta rito. At syempre, this area is lots of turtles and very nice pond na ginawan din ng waterfall and a lookout post. At syempre, banda dyan is Tea Museum. So, napakaganda and highly recommended to visit talaga. And guys, you can walk under the waterfall. So, if you follow the path along the artificial lake, you'll come across a human-made waterfall. Although, it's only small, but it's quite beautiful and a great opportunity to snap a gorgeous photo as well as appreciate the well-designed park. Napakaganda. And also, this one naman, sa taas nito, ay mayroon din silang mga different kinds of flowers inside na mga talagang super ang gaganda na mga watery plant na nanggaling sa iba't ibang bansa pa talaga. So, special ang lugar na yan. So, kung mayroon ding time, pwede rin siya pumasok at ikutin ang loob na ito. Siyempre, yung lagoon na maraming mga fish dyan at na mga turtles at napakaganda rin. So, yun lang guys at maraming salamat sa pagsama niyong muli sa akin sa vlog kong ito at see you soon sa next ng ating journey. Paalam!